Mahigit 2 oras mula sa Baguio City ang bahaging ito ng Itogon Benguet, kaya mas minabuti ng grupo na dito na magpalipas ng gabi. Ganda naman ng tent. Hello, Miss Yani. Hi, hello po, Sir Abner. Halika ko lang, sir. Okay. Ano ito? Overnight talaga kayo dito sa Tapsan? Ay, opo. Mm-hmm. Kasi medyo malayo din siya mula dun sa kung saan po yung accommodation talaga natin. Mm-hmm. Kaya po mag-overnight po tayo. Tsaka po maganda po kasi mag-overnight sa bundok kasi makikita mo talaga yung sunrise tsaka yung sunset. Paano kang na-involve sa Akyat Aral? Ako po, nag-umpisa po ako na invite lang. Parang in-invite ako ng isang talagang member. Sino? Hazel, parang ganun po. Parang dati po kasi parang meron silang event, tapos naririnig ko kasi magkatrabaho kami. So nagbigay ako ng pera, pangdagdag dun sa pang-feeding nila. Tapos po eventually, napasama na po talaga ako and then every alis po, sumasama talaga na ako. Isa si Yani Hukmat sa mga miyembro ng Akyat Aral na sumama sa outreach program. Napamahal na siya sa mga bata, higit lalo sa mga inaalagaan nilang komunidad, kaya tinitiyak niyang nakakasama sa grupo kapag may ganitong gawain. Hindi lang siya kasapi ng Akyat Aral kundi kabilang din sa produksyon ng DepEd-TV, nasa edukasyon ang direksyon ng kanyang puso. Katulad ngayon dito sa Tapsan, nakapagpaligaya kayo ng mga guro. Ano yung naglalaro sa puso mong saya pagka ganun? Ah, kasi mababaw lang akong tao. Kung may nakikita akong masayang bata, okay na ako. Kung makakatulong ako kahit papaano, okay na ako. Ganun lang. Kasi wala akong pamilya dito sa Maynila. Sa probinsya lahat ng pamilya ko. Kaya kung may pagkakataon ako na mapasama sa Akyat Aral na meron silang outreach program, sumasama po talaga ako. Ang Tapsan Elementary School sa Itogon Benguet ang nagpatuloy sa grupo ng Akyat Aral. Sa school ground, nagtayo ng kanya-kanyang tent para makapagpalipas ng gabi. Sa ganitong paraan, ang kanilang pakikipamuhay sa komunidad kapag may mga ganitong outreach program. Ang paaralan na kanilang binigyan ng handog ang siya ding nagbigay sa buong grupo ng masisilungan. Sa halos isang dekada sa pool ng pagkakatatag ng grupo, binigkis sila ng isang layunin. Hindi madali ang bawat programa na dumadaan sa mga hamon. Nagmumultiply kayo yung grupo. Yes. Maraming sumasakay doon sa pangarap mo, sa advokasya mo. Paano ka namang nakahimok na merong mga katulad mo din na naka-align sa ganyang misyon, sa ganyang advokasya? Siguro ang swerte ko lang dahil nagkataon na yung naging mga naging kaibigan ko at nakasama ko sa mga ganitong gawain, ito rin yung gusto nila. Siguro nakitaan lang nila ako ng kung paano the way i-handle yung mga sitwasyon. Pag nagdesisyon talaga ako kung ano yung pinag-usapan at kung ano yung mga plano, stick tayo doon. And sinasabi ko, kaya umabot kami ng ganitong 9 years, sinasabi ko na one project at a time. Kaya natin yan kung hindi tayo talon ng talon. Si Albert na hindi lang nagtatag ng grupong Akyat Aral kundi kabilang din siya sa likod ng produksyon ng DepEd-TV. Siya ang head shooting production assistant ng DepEd-TV. Ang ganda ng dating ng DepEd-TV dahil kami yung pinagkatiwalaan nila na maging ka-tie-up nila dito sa gagawin nating proyekto. Dahil isipin mo, within 6 days, Siam na community, Siam na school ang napuntahan natin. 1,300 students ang natulungan natin, 40 teachers ang nabigyan natin ng mga konting regalo para sa kanila, 733 ng mga pamilya na nabigyan natin ng Nochebena na kahit papano
naging masaya ang kanilang Pasko. Sobrang blessed namin dahil may mga opportunity na talagang dumadating para sa amin na kahit mahirap yung mga lahat ng pagdadaanan, lalo na sa ngayon mahirap humingi ng donasyon dahil siguro naman may mga pinagdadaanan din yung mga tao, lalo na sa pandemya nito. Pero ang saya dahil bumubuhos yung tulong at yung tiwala nila sa amin na itong mga tulong nila ay makakarating sa kanila. Hindi naging mahirap para kay Albert na makahikayat ng mga miyembro ng Akyat Aral dahil hindi mahirap maintindihan ang puso ng bawat miyembro ng grupo, ang magmahal sa kalikasan at magmalasakit din sa kapwa-tao. Gaya sa komunidad na ito sa Tapsan. Pero hindi katulad sa kanilang mga nakaraang outreach program dahil walang mga bata, mismo ang kanilang naabutan ng handog dahil sa umiiral na pandemya ng COVID-19. Itong outreach na ginagawa natin, iba talaga sa mga ginawa namin before. Kasi sanay kami, pag dumadating kami sa isang community o sa school, talagang ang mga magulang, mga bata, talagang sasalubong sila sa aming pagbabalik. Pero ngayon iba, hindi natin pwedeng gawin yan, hindi natin sila papalabasin ng bahay. Pero kaya pa rin natin iabot sa kanila at sila rin mga nasa mga teachers or mga magulang ang mag-aabot sa kanila. Pero ayun nga, ang sinasabi natin na blessings pa rin tayo dahil napaabot natin sa kanila yung mga tulong natin. Parte ito siyempre ng ito ginagawa niyo sa Akyat Aral. Ano ito? Parte ito siyempre nung pinakang mission din eh. Kung meron kaming mga ika nga parang frontliners na nagbibigay nung or nag-aabot ng mga regalo, kami yung back office eh. So kami yung tagaluto para at least siyempre merong energy yung mga tagapag-abot ng mga nakuha nating mga donations na pumupunta-punta pa sila sa malalayong lugar. So, syempre, kailangan busog sila. Sama-sama sa paghahanda ng pagkain na misto lang isang pamilya sa lakad na ito, ang miyembro ng Akyat Aral, Depen TV at mga kasapi ng Philippine Army, Seymour. Si Jack Cabanayan, isa sa mga miyembro ng Akyat Aral, ang isang pangunahing nakatoka sa pagluluto. Nakakasama ko sa travel, punta ng isla, punta ng bundok, ganyan. Tapos parang tinanong ko, paano mag-volunteer dyan sa inyo? So sabi niya, nung isang volunteer din, sabi niya, basta si Sir Pete, Peter, sabi niya, basta buong loob mo, yun talagang nandun yung puso mo, pwede naman. Sabi ko kasi, may membership ba yan? Sabi niya, wala. Basta buo yung puso mo sa pagtulong. Okay ka. Tapos subukan mo muna pumunta sa isang event. Pagka nagustuhan mo at kaya mo, di mag-go ko ulit kung talagang okay sa'yo. Mm-hmm. So yun, sinubukan ko. Yung unang sama ko sa Mindoro, sa Sitsulatag. Ang trek nun, 6 to 7 hours pagmula sa baba. Ayun, ang project namin doon, nung pumunta kami, naglagay kami ng solar panel. Kasi walang kuryente doon sa school eh. Solar panel, TV, school supply, tapos nagpa-feeding kami, nag-medical mission, tapos nag-gupit, nagpalaro sa mga bata. Ayun yung mga ginawa namin event doon sa Sitsulatag. Ayun yung first time ko. Magkatulong sila ni Jan Asore sa paghahanda ng pagkain ng lahat na kapwa mga lulong sa outdoor activity gaya sa pag-akyat sa bundok. Yun ang maganda eh. Aside sa nag-e-enjoy kami,
na habang umaakyat, mas masarap siyang gawin kasi alam naming with a purpose yung mga nagiging travels and akyat namin. So mas nagiging meaningful siya. Hindi lang dahil masaya na magkakasama kami, pero dahil magkakasama rin kaming nakakatulong, especially doon sa mga kabataan. Sina Nico, Joy at Margie sabay din sa pagtulong para sa mga inihanda sa inilulutong pagsasaluhan. Parang paghahanda ng pagkain ang kanilang pinagsaluhang advokasya ng kanilang grupo dito sa Akyat Aral. Sama-sama sila sa pagbibigay handog sa mga bata at guro sa ngalan ng edukasyon. Ako po kasi first time at pangalawa ko na pong sama sa Akyat Aral. Nung that time ng unang sama ko is medyo nahihiya po ako kasi nga po first time din walang kakilala. Pero nung mula na po yung pagsama, pagsali, pero doon po ako mas nag-enjoy kasi yung mga taong grupo na sinasamahan ko is mababait po. Mm-hmm. Tapos nirespeto. Mm-hmm. Kumbaga, hindi ka nila tinitreat na iba ka kasi po Akyat Aral is a family, like a family. Parang ako, since it's Akyat Aral, parang gusto ko yung advocacy nila din na nagbibigay ng school supplies and books. So since may pandemya, di nakakapunta ng school yung kids. So ang pinakamahirap ituro sa kanila is yung gustuhing matuto. Pag nasa loob ka kasi ng bahay at bata ka, gusto mong maglaro. Since Akyat Aral, namimigay kami ng libro, andun pa rin ako dun sa advocacy ko na mamigay ng books. These are story books para magkaroon sila ng interest in stories, creativity. Siyempre, dahil mga mountaineer at outdoor enthusiasts, panahon din ang pagsasama-samang ito na yakapin ang ganda dito ng tanawin at kalikasan habang nagmamalasakit sa mga komunidad. Kasi para sa akin yung gantong event, lalo na yung mga yung adikay ng Akyat Aral, is para sa akin is food for the soul. Kumbaga, yung mga material na bagay, mabilis mawala yan eh. Kumbaga, magiging masaya ka ng isang araw, dalawang araw. Pero ito kasi, kaya mo siya ikwento kahit kanino. Kumbaga, mararamdaman mo yung saya sa loob. Yung unang-unang sumama ko is sa Mindoro. And the same with Rebecca, Christmas special din yun. And ibang klaseng fulfillment. And yung happiness na binibigay nun, hindi lang para sa akin, sa sarili ko, and more importantly, sa mga tao na tutulungan natin or natutulungan ng grupo ng Akyat Aral. Na mas, kasi pag pumunta kami sa isang community, hindi lang siya dahil, ito yung malapit or ito yung kayang puntahan. Pinipili pa ng grupo yung mas mahirap puntahan or mas hindi naaabot ng tulong. So, yung mission ng grupo, iba yung naging impact sa bawat isa sa amin. So kaya siya mas lumalaki at mas madaming individual ang mas nahihikayat na sumama or sumali sa grupong to. Very accommodating naman si Sir Albert. So, and then, at the same time, nag-hike, tumutulong ka, 2-in-1. Dahil yung profession ko naman talagang sa community, public service. Kaya nung sumama ko, nagustuhan ko din yung mission, yung activity. And at the same time, di ba, yung trabaho namin, very stressful. Para sa akin, hindi lang ako yung tumutulong. Yung din pinupuntahan ko, yung mga activity ng Akyat Aral, nakakatulong din para sa akin. Sila na karamihan ay mga nahikayat ni Albert ay patuloy sa pag-ambag. Actually, na-meet ko si Sir Albert Achenza, yung founder ng Akyat Aral, sa isang beach na na gathering. Tapos sabi niya, nagkakwentuhan kami noon. Tapos sabi niya is meron daw siyang grupo na tumutulong nga doon sa mga IP or mga indigenous people sa pamimigay ng mga school supplies tsaka yung mga goods na kailangan nila. Una, sumali ako sa kanila nung parang Christmas special nila sa may Pampanga. So afternoon, nagustuhan ko yung mission ng grupo. After nun, parang naging ano ko na sa sarili ko na,
uy, gusto ko to, gusto ko sumama every event. So doon siya nag-start. Pero hanggang kailan nila ito gagawin? Ang magmalasakit sa mga komunidad na kanilang pinupuntahan bilang mga mapagmahal sa kalikasan. Ako po, para sa sarili ko, lifetime na to eh. As mentioned, yung self-fulfillment, yung happiness within yourself. And as sabi nga nila, Ma'am Rocky at ni Rubik, it's a food for the soul. Na hindi lang yung kami yung nakatulong sa totoong sitwasyon or scenario, mas natutulungan kami ng mga komunidad na napuntahan namin dahil mas marami kaming natututunan, mas nagiging inspirasyon sila para sa amin or sa bawat isa sa amin. Hanggat kaya kong tumulong, sabi nga ni Elgin, lifetime din ako. Siguro kung hindi man ako makapunta dun sa mga community in person, siguro mapapaabot ko siya yung pagtulong na lang or pagbibigay ng mga donations, yung mga ganyan. Or pagkalat na rin nung mission ng Akit Aral sa social media, like sa Facebook, kasi nagpo-post din kami doon, kaya rin kami nakakagather ng mga donations. Kahit naman hindi ko na kaya, hindi na kaya ng katawan ko, I think patuloy ko pa rin siyang gano'n. Tsaka sana sa susunod na taon, maging okay na ang lahat para mas marami pa kaming matulungan kasi may mga inaalagaan kaming mga community na gusto din naming balikan. May mga pinatayo kaming library, may mga pinagawa kaming mga water system na kakamustahin namin yung mga tao dun sa community na yon kasi dun namin nararamdaman yung totoong kaligayahan dahil sobra yung pasasalamat nila sa amin sa pagpunta namin sa kanila at pagtulong. Marami pang proyekto ang nanaisin ng Akyat Aral na maisakatuparan kaya pasalamat si Captain Sherwin Padeo ng Philippine Military Academy sa kanilang naipaabot na handog sa Taloysur Elementary School sa bayan ng Tuba sa Benguet. Printers, yung mga materialis, kasi yung talaga eh, aminin man talaga natin na kulang talaga yung resources ng government para i-address yung requirements ng bawat teacher ngayon kasi kailangan nila na mag-print, kailangan nila ng resources ng papel. Dapat kailangan marami yun kasi every week kailangan na may turn-ins yung mga estudyante. Kuwento din ng sundalo si Captain Sherwin Padeo ng Philippine Military Academy. Ang Philippine Army ang kanyang branch of service. Inspirasyon niya ang kanyang dating guro na siyang humubog sa kanya ngayon. Isa na ding guro sa PMA si Captain Padeo. Sa Taloysur Elementary School kung saan namahagi din ang grupo ng Akyat Aral ng mga handog, nakilahok si Captain Padeo. Pagbabalik paggalang ito sa kanyang dating guro na si Teacher Martin Baldo na isang sepak takraw coach. I hope na maging successful pa siya sa pagmumold ng mga kabataan na naging gaya ko rin nung araw. Kasi
I'm sure marami pa siyang ma-inspire na mga kabataan na ang kagandahan kay sa kanya is marami siyang naging mentee na hindi naman sumunod sa yakap niya but naging professional. In my part is nagbibigay ako ng glory para sa teacher ko dati. Bukod sa nagbibigay ako ng binabalik ko yung glory, I'm paying it forward yung mga ginawa rin sa akin dati. Salamat kay Sherwin kasi hindi niya ako nakakalimutan. Salamat sa mga gamit na ito na gagamitin namin sa mga estudyante. Thank you, sir. At dahil isang guru din si Captain Padeo, alam niya ang kahalagahan ng edukasyon kaya malaki ang pasasalamat niya sa grupong Akyat-Aral. Nagtuturo din ako ng kadete ngayon. Kailangan mo talaga ng commitment, ng time and dedication para hindi lang para sa sarili nila, but para sa'yo din. Kasi ang teaching kasi two-way yan eh. Nagtuturo ka, then natututo ka rin sa mga estudyante. Mahiling ang puso niya sa dinadanas na pandemya, hindi lang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Kailangan din nating at least man lang magpasalamat. Yun man siguro yung isang pinaka-reason ng Pasko. That is why sabi nga natin sa Filipino, bigayan and nagpapasalamat. Isa ang rehiyon ng Cordillera ang may malaking hamon sa panahon ng pagsubok dahil sa pandemya sa sektor ng edukasyon ayon kay Regional Director ng Cordillera Administrative Region na si Director Estela Carino. Like even Baguio City, there are only few schools having it. Here in Benguet, we are only trying it with Regional Science High School. But definitely in most part of the Cordillera, it is very challenging to have online, pure online, and kahit yung blended module with online. So actually here, most of the schools are implementing modular. They only blend it like there are few schools na narinig natin gumagamit ng radio-based instruction at TV-based instruction, but yung TV-based pa natin, hindi pa gaanong implemented. Because ang challenge din kasi dito sa Cordillera, ang hirap ng signal. May mungkahi si Director Carino para sa mga TV lessons na lumalabas sa DepEd-TV na malaking tulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. It would be easier talaga for them to understand. Pag napapanood, no, aside from watching, nakikinig, no? And then nakakatulong yung nakikita nila ang teacher, no? So kahit hindi man physically, no, nakikita sa TV. Nagpasalamat din si Director Carino sa mga ipinamahaging handog ng grupong Akyat-Aral sa kanyang rehiyong nasasakupan. You really made them happy. No, aside from the fact that you went there personally, no, yung care sa kanila, no, it's very important, lalo na sa mga guro natin na alam naman natin marami silang ginawa, no, like printing these modules, making these modules, contextualizing it, tapos pinuntahan niyo pa sila, and then binigyan pa ng gift like yung printer. Importante yung printer sa teacher kasi yung mga guro natin, ang gusto nila kung ano man yung dapat mapunta sa learners nila ay mapupunta. So they do not like their learners to be left behind sa mga module. So binigyan nyo sila ng printer, masayang-masaya na sila doon. Thank you.
Lampas lang, lampas. Kaya mag-wave. Scrambled egg, meron na po tayong toyo, meron din pong po. Elgin, what's for breakfast? Ang breakfast po natin today is tinapa, English. Tinapa, fried rice, at saka itlog na maalat with kamatis. And syempre, may ginagawa pa tayong Jack. Hi, Derek. And syempre, si Yanni. Hi, hello po, good morning. And si Sir. Lordly po, sir. Yeah. De, pero itong part na to, pang BTS natin. Hindi sa kasama sa ano. Ah. Uy! Yes! Para dito talaga itong set of menu. Lechon belly. Pero kung kulang ano. Hashtag. Kumakain mo ito. Oo. Ay, wag. Ba, ang galing umarte ng lalaki, oh. Yeah.